puno ng pasa at halos makalbo ang isang ginang na muntik na umanong kainin ng makinang ino-operate niya sa isang pabrika. Ang masaklap, hindi raw kayang sagutin ng kanyang kumpanya ang buong gamutan niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Muntik ng kainin ng makina habang nagtatrabaho ang isang ina sa Caloocan. Ang kanyang mukha puno ng pasa at ang buhok muntik pang makalbo. Trauma ang inabot ni Grace Baldeo, 36 anyos. Isa't kalahating taon na siyang machine operator sa isang pabrika ng bakal. Nitong Webes, na-aksidente siya sa oras ng trabaho. Kumuha ko pa ng items ko na para isalang ko sa machine ko, ma'am. Pag yuko ko, doon po naabot yung buhok ko, ma'am. Tapos kinain ng machine. Habang hinila-hila yung buhok ko, hindi ko na po mamatanggal. Huli ko na po naapakan yung brake ng machine ko. Kwento pa ni Grace, binaliktad siya ng makina at humampas na sa bakal ang kanyang ulo at muka. Hindi niya na raw nagawang maimulat pa ang kanyang mga mata. Bago mawala ng malay, narinig niya raw ang tatlong katrabaho na sumaklolo sa kanya at agad siyang sinugod sa kanilang klinik. Kinausap siya ng kanyang agency na 10,000 lang ang kayang maitulong sa kanya. Kung lalagpas pa dito ang kanyang kailangan, sasagutin na ni Grace o ibabawas na sa sasahurin niya. Nagsabi ako sa agency ko, ma'am, na sabi ko, ma'am, pwede po ba ako makahingi ng tulong? Kahit pamasahe lang po ng anak ko, 3,000 para lang po makaluwas dito ng anak ko. Pero ma'am, hindi yun pinansin. Kaya po nangutang na lang po yung mama ko ng pera doon. Nanghihingi ng tulong sa mga kamag-anak ko para mapaluwas lang po yung anak ko, ma'am, para mapuntahan lang po ako dito. Matapos masikis ka, nakita na may pagdurugo sa utak ni Grace. At kinakailangan siyang i-confine sa ospital para maobserbahan. Pero dahil kapos sa pinansyal, napilitang umuwi si Grace kahit na nahihilo at masama pa ang kanyang pakiramdam. Hanggang ngayon, namamagat panay bukol ang ulo niya. Halos nakalbo din ang likurang parte ng kanyang ulo. Panay pa sa ang muka at hindi niya pa maigalaw o maiunat ang kanyang liig. Kaya nananawagan po siya ng inyong tulong. Sana po matulungan po ako. Kasi hindi ko po kami trabaho. At saka may mga anak po ako nag-aaral. At saka single mom po ako. Kaya kailangan ko po yung tulong ninyo para makamit ko din po yung ustisya sa kumpanya. Na kahit yung kumpanya ko po walang pakialam sa akin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.